Napiling po natin ngayon si Dulce Acuña, isang nanay. Happy Mother's Day! Happy Mother's din po, Doktora. Happy Mother's lang. May day ngayon. Today is the day. O sige. Anyway, natutuwa ako at magaling ka na. Wala na ang mga bukil-bukil na yan, di ba? Pero balikan natin ang kwento ng mga bukil-bukil sa dibdib na tumubo sa'yo para sa kapakanan ng mga nanay din, no? Na ngayon ay nanonood sa atin sa ating Mother's Day episode. At Dulce, nung unang na-diagnose na ikaw ay may bukil-bukil sa dibdib, may bukol ka, ay hindi, ikaw ang unang nakakapa. Apo. Di ba? Saan unang tumubo? Sa kaliwa ko po. Kaliwang dibdib po. Sa breast mismo, di ba? Tapos, pinacheck mo sa doktor. Pinacheck ko po. Oo. Tapos, kinonfirm ni Doc na bukol nga? Opo, kasi in-ultrasound po ako. Ayun, ilan ang nakitang bukol? Ano po, 7 dito sa... Kaliwa? Kaliwa, 3 dito sa kanan. Abay, perfect, 10! Opo. Yung bang pagkakaroon ng bukol na yon, bago mo nasalat, wala kang naramdaman na parang kumikirot, may discharge ba ang nipple? Yun ang karaniwan po, mga kapatid, no, na nararanasan ng mga babaeng may bukol. Wala naman po, Doktora. Wala. Po. Kahit na nagtatrabaho pa ako noon, wala talaga akong naramdaman. Okay. So, nung kinonfirm sa'yo ni Doc, kasi nung ikaw lang ang nakakapa ng bukol, ay, baka ano lang to, something lang na hindi naman dapat na ipag-alala, di ba? Eh, kinonfirm ni Doc na bukol nga. O ano initial reaction mo? Yun nga, nung maano ko, tapos sabi ni doktora, pumunta na nga daw ako dun sa, ano, sa ospital. Para? Para magpa, ano. Ano ng ano? Magpa-opera na po. Magpa-opera na, okay. So, nagpa-opera ka ba? Hindi po. Bakit? Ang naisip ko agad noon na pumunta ako sa Healing Galing po. Ah, dati ka nang nakikinig sa Healing Galing o nanonood? Nanonood. Nanonood sa Action TV International. Opo. Ang iba kasi nakikinig lang sa Radyo 5. Sabay kasi 'yon. Okay. So nagpunta ka sa Healing Galing Taguig. Opo. No? At bakit mas gusto mo yung naturopathy kaysa magpa-opera sa ospital? Eh 10 ang bukol mo. Para sa akin po, sigad na lang po ang bahala sa ano sigad. Po. Sigad? Opo. Parang inanot agad ako na sa Healing Galing ako pumunta. Parang ginaid ka. Parang ginaid ako ni God na para doon ako gagaling. Okay. So, binabasa ko itong card mo, no? Sinabi ba ng doktor mo na malignant na o may cancer condition? Hindi, o naman po. Hindi naman. Hindi. Pero, syempre, sa Western Medicine, ang mga doktor doon, gusto nila tatanggalin. Opo. Diba? Naintindihan naman natin yon. Ngayon, dahil mas gusto mo ang naturopathy, so para ma-prevent ang cancer condition, herbal serpentina tablet ang binigay sa'yo. Tapos may pagkirot yata na kaunti ka nararamdaman. Opo, meron na. Kaya niresitahan ka ng herbal vitamins B1, B6, B12. No? Yun, naramdaman mo na wala yung pagkirot, di ba? Pag umiinom ng herbal B vitamins. At nakita, nung ikaw ay nagpa-check sa Taguig outlet natin, na medyo mababa ang immune system mo, payatot ka yata noon eh. At saka maputla. Payat ako noon, Doktor. Payat na payat ka. Kaya binigyan ka ng herbal healing food tablets. Opo. No? Sinasabay mo ng, sa pagkain mo ng breakfast, lunch, and dinner. Opo. Okay. At syempre, malaking bagay yung paghahaplos ng Healing Galing Oil. Opo, malaking bagay talaga, Doktora. So, matyaga mong hinahaplusan, gentle application ng Healing Galing Oil around the breast, opo, no? Pero wina-warm compress mo muna ng mainit na face towel na pinigay ang mabuti. Opo, yung kaya tapos na po. Idinadampi, oo. Tapos massage gently, no? Pabilog po yon around the breast. At matyaga mong ginawa ng 3 times a day. 3 times a day. Pero naaalala ko, ang sabi ko sa'yo ay ano... Naku, nagkamali po ako dahil ang sabi ko kay Dulce daw noon, naalala pa niya, ay 1 week lang magaling ka na at tunaw na ang mga bukol mo. Nagkamali ako. O sige, kwento mo nga sa kanila. Nung sabi ni doktora po na ano, na 1 week. Magaling ka na? Magaling na ako. Pero ano, naniwala din ako kasi
3 days po, may pagbabago na yung ano, yung nasasalat ko po. Parang lumiit na. So to be exact, 10 araw bago natunaw na lahat ang mga bukol mo. Po. Nawala na yung mga nakakapa mo. Nawala na po, nawala. Eh, kaya pala ako nagkamali. Kasi sabi ko 7 days, 1 week. Eh, 10 yung bukol mo eh. Okay, so, isang bukol natutunaw isang natutunaw isang araw. Kaya inabot ng 10 araw. Inabot din ng 10 days yung 10 bukol. Okay. So, ngayon natatawanan na natin yan, Dulce. Opo. Pero dati, na-imagine ko, pag ikaw ay nag-iisa sa bahay, bilang nanay na napakaraming responsibilidad, di ba? Anong naiisip mo nung hindi pa natutunaw? Naku, sabi ni Doktora, 1 week, bakit meron pa rin? Ay, simula nung ano po yung nagkaroon na talaga ako ng ano na galing pa po ako sa doktor, hindi pa ako na pumunta sa inyo. Di na talaga ako makatulog kasi marami na akong naanuhan na nabase sa mga ganung kaso na kadalasan na mamatay. Mm-hmm. Kasi hindi ko naman talaga, doktor, alam na yung ano ko, parang akala ko cancerous na talaga. Ah, okay. Pero kaya, natunaw natin opo, eh. Opo, kaya, diba? Kaya hindi na ako nun makatulog. Sabi nga ng mga anak ko, Mama, matulog ka naman. Yung sakit mo, gagaling po yan. O, mabuti pa ang mga anak mo, positive. Hindi kasi, doktora, iisipin mo, ang dami kong bukol. Yung iba nga, mga 2-3 lang, ano na sila. Opo. Eko, eh, hindi. Ako, kasi naagapan mo yung sayo. Opo nga. Diba? Opo. Yun ang maganda doon, at saka malakas ang loob mo. Opo. Na sa naturopathy, ay dinalasan mo ang gamutan. Opo. Dahil ayaw mo matanggalan ng bukil-bukol na mukol. O baka naman iniisip mo, tatanggalin ang breast. Opo, yun. Hindi kasi, naman lahat ay kaagad-agad tinatanggal. May mga pagkakataon na yung mga buko lang mismo ang tinatanggal sa ospital. So, hindi naman dapat mabahala. At marami tayong mga espesyalista, mga dalubhasa sa surgery. Kaya huwag kang matatakot, Dulce. Pero anyway, dahil dinaanan mo ang naturopathy, di ba? Hindi ka ba nag-urong-sulong sa mapait na herbal serpentina natin na sa pag-inom mo? Yung una ko pong inom, talagang parang hindi ko kaya. Pero sa gusto ko talaga na gumaling ako, kahit ilang peraso po kaya kong kahit ubusin. Mapait? Opo. Okay, very good. Tapos nakatulong sa'yo yung herbal vitamins. Opo. B1, B6, B12 dahil dun sa kumikirot, no? Opo. Na nararamdaman sa dibdib. At saka dahil nga mababa ang immune system mo, payat na payat, payat ka noon. Payat na payat ako noon, at saka maputla. Yun, kaya kinailangan pa inumin ka ng healing food tablets, di ba? At yung healing galing oil, nakailang bote ka noon bago naramdaman mo na, aba, hindi ko na nakakapa yung mga bukil-bukil na dati ano hinahapos. Ano lang siguro, doktora, parang 2 lang ang naubos ko. 2 bote? 2 lang. Ang tipid mo, ha? Opo. Sa 10 araw? Sa 10 na araw. Na pag-ilot sa bukil opo mo. Pero naalala mo ba yung mga pagiging mahiligin mo sa tokwa dati? Ay, nung ano, doktora, di ba galing na po ako sa inyo, yung pinagbawal po talagang mga nagtyaga po ako ng ilang buwan. Na hindi mo nakinahin. Oh, 1 year siguro, doktora, hindi ako kahit tapos ka na opo, sa paggamot. Kasi ayaw ko na bumalik yun uli. Oo, very good. Para malaman ng ating mga tagapanood, ang mga nanay no, na dapat ay ma-educate natin sa umagang ito, Dulce, ay sinunod po ni Dulce ang mga bawal na acidic foods, no, yung mga dating paborito niyang mga sinigang, mga sausawa na suka, tinigilan na po niya yon, no? Tsaka yung mga fermented na mga pagkain at mataas sa uric acid katulad ng mga tokwa, tinigilan na kasi po, kaya po sumulpot ang mga bukil-bukil sa dibdib ay parang dumating na dun sa level na sobra na at hindi na kaya ng katawan mo yung sobrang uric acid at mga acidity no, na nag-accumulate sa system. Yun po ay bahagi ng holistic approach no, sa naturopathy na dinaanan ni Dulce sa paggagamutan sa kanyang bukol. At sinunod mo na yung hydrating diet. Opo. Dati ba hindi masyadong hydrating ang mga pagkain nyo opo, sa bahay? Hindi. Bakit? Prito rin. Ano? Kadalasan kasi yung, di ba, mga gusto ng mga bata. Oo, sinusunod yun ng nanay. Opo. Oo, kasi, tayo naman mga nanay talagang ganun. Kasi minsan, pag halimbawa mag-ibang ano ka, hindi nila kakainin, ganun. Kaya mas gusto mo ng pero ngayon
lutuin yung bad, nakakainin naman nila. Noon lang yung doktora, pero nung nagkasakit nga ako noon, haros yung kinakain ko din, yun na rin ang kinakain nila. Oh, very good. Yung anak kong bunso, dati high blood siya. Simula nung nag-inom ako ng ano, tsaka Illegaling products. Opo, tsaka di ba yung mga bawal na ano. Na pagkain. Na nag-normal na din ang ano niya, ang BP ang niya. Presyon. Opo, o, tingnan mo. Nakatulong din po sa kanya. Yan yung sinasabi natin, Dulce, na let food be your medicine, di ba? Opo. Dati-dati, ikaw ang sumusunod sa gustong pagkain ng pagkain mga nila. Anak mo, di ba? Kasi wala kang choice. Yun ang gusto nila, yun na rin ang kinakain mo. Eh nagkataon, mas matanda ka sa kanila, mas mabilis mag-overdose ng mga uric acid at acidity ang katawan mo, nag-side effect agad sa'yo. Ang maganda doon, nung nagbago ka, nung nagbagong buhay ka, ang tawag ko dyan, bagong buhay eh, sumunod sila sa'yo. Sumunod diba? Kasi doktora, yun na rin ang kinakain nila eh. Mm-mm. Yung mga sabi ko. Hydrating alkaline diet. Oo. Sabi ko, kung ano na rin yung kinakain ko, yun na rin ang kainin nyo. Oh, very good. So, isa lang ang target natin gamutin, ikaw lang. Pati yung anak mo, pati yung anak ko, yung high blood niya. Ngayon, ano na siya, hindi na, normal na, tsaka okay na ang katawan niya. Ay, very good. Opo. At dahil pa rin sa may nanay, no? Opo. Na nagkumbinsi sa kanya. Yun ang role nating mga Opo. Nanay. Pero tama ka sa ginawa mo na inuna mo yung pagpapalusog sa sarili. Opo. Para maalagaan natin na mabuti ang pamilya natin bilang nanay, kailangan ang mga nanay po ay malusog first and foremost. Opo. Diba? Dahil pag nagkasakit si nanay, parang pilay ang pamilya, di ba, Dulce? Sila rin ang kawawa. Sila rin ang kawawa. Mahihinto lahat. Kasi yung ginagawa ni nanay, gagawin na nila. Yung paglalaba, paglilinis ng bahay, magpiprepare ng pagkain. No? Kaya po, tandaan ninyo mga nanay na tayo po, hindi lang ilaw ng tahanan. Tayo rin po ang mga munting manggagamot ng ating pamilya. No? At katulad ni Dulce, na nung panahon na may karamdaman ka, ano yung sa tingin mo pag hindi gumaling? Di ba ang iniisip natin mga nanay, ano mangyayari sa mga anak ko? Diba? Yun ang iniisip ko noon, doktora, na talagang di ko iniisip na hindi ako gagaling. Talaga gagaling ako para sa mga anak ko. Ayan ang nanay. Para rin po sa kay God. Mm-hmm. Inan, siya talaga na ang daan. Opo. Oo, kasi nabiyuda ka na pala. Opo, 2008. So, isa na lang na ikaw ang sinasandigan Opo. Ng mga anak mo. Talagang ilan na nga ang anak mo ngayon? Tatlo po. Tatlo na at malalaki na. Opo, lahat na sila may trabaho. Ayun. At kung ikaw ay magbibigay ng payo bilang regalo ngayong Mother's Day sa ating mga mothers na nanonood, ano ang maaring inspirasyon o payo na pwede mo ibigay sa kanila sa pag-iingat ng kalusugan? Ay, ang masasabi ko lang po sa mga ano, sa mga nanay na katulad ko, kung halimbawa man magkaroon kayo ng ano, ng sakit na katulad ng naranasan ko, wag na po kayo mag-atubili na pumunta po kay Doktora Edenil. Ako palang dinagdagan mo ng pasyente, tignan mo yan. Hindi po kasi mag-ingat kayo po. Mag-ingat sila sa kalusugan. Kayo po ang nagpagaling sa akin eh. Oo, pero mas maganda yung prevention. Na out of stock na nga tayo sa Healing Galing Products, nagyaya ka pa ng pasyente, ikaw talaga. Mga kapatid, nagkakatuwaan po kami dito ni Dulce. Pero isang masayang usapan na dapat ay seryosohin po, no? Patungkol sa kalusugan nating mga nanay. Hindi po natin magagawang paglingkuran at i-shower ng pagmamahal ang ating pamilya kung ang ating kalusugan ay nasa balag ng alanganin, di ba? Maraming salamat, Dulce, ha, at nagbigay ka ng inspirasyon sa ating mga nanay sa umagang ito. Opo, maraming okay? Salamat din po, Doktora. Yan. Dapat ang ituturo mo ay prevention. Huwag ka na maghakot ng pasyente ko at dumadami ng dumadami. Mga kapatid, para sa mga nanay, sana po ay marami kayong natutuhan sa umagang ito. Ingatan po ang kalusugan para ang buong pamilya ay maging malusog din sa ating pangunguna. Ako po si Dr. Edinel Calvario. Sa tuwi na ay nagpapaalala sa inyo, may hatid na kalusugan ang luntiang kalikasan. And remember, it's never too late to get well. Happy healing morning po!